Kain nila din na. Pero siya nga. Awit may bilang 192, nasa kong maging iyong tunay.
Isang ligayang araw po ng Sabat muli. Narito tayo sa ating Vesper Virtual Meeting. Salamat po sa Panginoon at tayo po ay muli ay tayo ay magkakasama. Bagamat tayo magkakalayo, ay tayo po ay nagkakasama ngayon sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Alam ko po lahat, tayo ay mga pinagpala sa loob ng isang linggo. Tayo po ay malulusog at masasaya sapagkat nadama natin ang pag-iingat at pagmamahal ng ating mahal na Panginoon. Salamat po sa nagpaawit na si Sister Jocelyn Alama, gayon din po sa ating nag-opening prayer na si Ma'am Jubel Tagara. At ngayon po, ang ating pong tagapagsalita ay ating mahal na pastor na si Pastor Juby Estrada. Bago po siya magsalita, ay makakadinig muna tayo ng tanging bilang buhat sa mga Sabbath School staff. At nawa tayo po ay makinabang sa ibabahagi sa atin ng ating pastor. Happy Sabbath po! Happy Sabbath po sa inyong lahat. Happy Sabbath. Ako po ay lubos na nagpapasalamat na ngayong gabi ng Sabbath ay muli po tayong nagkasama-sama. Bagaman po ito ay ating itinuturing na huling gabi ng ating virtual worship sa Iglesia po ng Lutukan, sapagkat inaasahan natin bukas ang soft opening o muling pagbubukas ng ating church para po sa ating face-to-face worship. Naalala ko po noon, nung tayo ay nagpasya ang church board, na tayo ay hindi na muna magkakaroon ng face-to-face, ay parang ako yata ang speaker din noon ng Friday. At ngayon naman, parang last nating virtual sa taong ito. I don't know. Hindi ko po alam kung magkakaroon uli ng pagigpit ng ating simbahan ay pansamantala muli nating sarahan at babalik tayo sa virtual. Pero hopefully ay magtuloy-tuloy na po ang ating face-to-face worship mula bukas hanggang sa mga susunod. Ganun pa man ay purihin ang Panginoon
sa kanyang patnubay, pag-iingat sa atin. At salamat po sa ating mga kapatid sa Communication Department, pangunguna ni Sister Flor, kanyang mga kasama, ang mga kapatid, sa mga technical side na talagang gumanap nito. Si Kyla, maaaring may nakatulong. Si Caleb, kung ano, sino pong marurulong, ay ating pinupuri ang Panginoon sapagkat malaki po ang ating natutunan sa karanasang ito. Salamat din po sa mga nagagandahang mga Sabbath School leaders natin. Talagang mapupula ang mga kasuutan at mga nagagandahan. Salamat po. Isipin ninyo, magkakalayo po yun pero nagsama-sama sa isang platform at umawit. Purihin natin ang Panginoon. Happy Sabbath, mga kapatid. Kayo na nariyan sa Facebook Live. Kayo po'y aking binabati ng Happy Sabbath. Marami ng mga panahon na hindi tayo nagkikita personally. Pupuli po sa mga darating na Sabado na schedule po namin sa Lutukan, maging Merkules o Biyernes ng gabi, ay magkakaulayaw po tayo. Kaya nga, mga kapatid, ngayong gabi ay bagaman ito'y Sabbath at last virtual natin, ay ayaw ko sanang maging tunog malungkot. Pero hindi po maiwasan sapagkat patuloy po tayong nabubuhay sa ilalim ng pandemya. Bagaman inanunsyo na ng IATF na sa NCR o sa Metro Manila ay ibinaba na sa Alert Level 3. At ano po ang ibig sabihin nito? Medyo may kaluwagan na ang mga naroon. Hindi ko po alam dito, hindi ko tiyak dito sa atin sa probinsya ng Quezon kung ito ay ipapatupad din ng ating LGU. Balit nakikita ko po sa aking ilang mga paglabas ay tila baga ang mga tao ay nakalaya na sa mga lockdown at marami na pong kaluwagan. At nakikitang lumalabas, iba'y namamasyal, iba'y nagsiswimming at ini-enjoy ang ganitong atmosphere na parabagang dati natin. Ganun pa man, mga kapatid, ang pandemya ay talagang nagdulot sa atin ng katakot-takot na pahirap. At maaring sa iba, ito ay suffering. At ang iba ay itinuturing ng pandemya ay curse. Sa iba naman na naging masipag sa pangangaral ng Ebanghelyo sa online, ang pandemya po ay naging pagpapala. At katulad ko bilang pastor, isang blessing po ang pandemya sapagkat natuto po akong mag-online evangelism. At maging kayo ay natuto rin po, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon pong gabi, hayaan ninyong i-share ko ang aking screen, ang aking PowerPoint sa atin pong pag-aaral. At ako po'y dumadalangin na tayo po ay makinabang. Sandali po tayong yumuko, ating hilingin ang Banal na Espiritu sa na siyang magtuturo sa atin pong pag-aaral. Tayo po'y manalangin. Panginoon, muli naming inanyayahan ang inyong Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. At nawa po ang inyong mga mensahe na aking ibabahagi sa mga kapatid ay magsilbi nawang kalakasan, pag-asa at tinapay ng buhay na buhat sa inyo na makapagpapalakas sa amin sa kabila po ng mga pagsubok, kahirapan na amin pong nararanasan. Panginoon, itinginawa namin ang aming mga mata sa aming Diyos na Kanya nang dinaig at tinalo ang mga pagsubok. Salamat po ng marami. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ay magpapatuloy na at gusto ko pong i-share ang aking screen. Ulit po ay maisi-share ko ng maganda. Okay.
Yan. Atin muna pong isiset itong ating screen. Okay, sa palagay ko po ay na-share ko na ang ating screen. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ay para bagang isang katanungan, how suffering can actually restore your faith. Mga kapatid, hindi lingid sa inyong kaalaman na ang akin pong pamilya, ang Estrada family and clan, ay talagang nagkaroon kami ng suffering pagdating po sa aming damdamin. Naging emosyonal ang bawat isa sa amin sapagkat alam po ninyong mga 2 to 3 weeks ago ay pumanaw po ang aming mahal na Lola Corson sa edad po na sinasabi ng aking mga tiyahin ay 99 year old. Talaga pong lumuha ang bawat isa sa amin at yung emosyon ay gayon na lamang sapagkat mahal na mahal po namin ang aming lolang ito. Maaring sa ilan din po ng mga kapatiran at mga kaibigan natin, nakikita ko po sa Facebook, talaga pong maraming nakakandila. At isa pang malungkot nga, itong latest na nangyari ay itong sa pamilya po ni Kuya Mar Singsing sa biglaang pong pagpanaw ni Ma'am Vilma Singsing. Siya po ay principal ng Pinamalayan Adventist Elementary School. 54 year old lamang po. Nasa kasiglahan ng kanyang pagtuturo ng buhay niya. Kaya nga mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ng pakikibaka sa pandemyang ito, talaga pong napakatindi ang ating karanasan. Maging kami po na pamilya ay nagkaroon din po, naranasan naming magkasakit. Ako, aking may bahay si Carol, ang aming tatlong mga anak, hindi po exempted. Yan po ang nakita ko. Ang mga lingkod ng Diyos, ang pastor, teacher, kulpultor, missionary, evangelist, maaring church officer, at mga kaanib, mananampalataya man o hindi mananampalataya, nobody is excused, mga kapatid, sa pandemyang ating naranasan. Kaya nga po, bagaman lumuluwag na ang mga protocol sa ngayon, ay talagang marami po ang nagdurusa ngayon. Ang iba pa sa ating mga kasama, mga kapatid, mga kaibigan, ay nasa banig po ng karamdaman. Matindi ang pinagdadaanan. Alam niyo ba na ang Biblia sa unang Pedro 1:6 ay may sinabing ganito, na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayoy sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Kapatid, tunghayan ninyo ang talatang ito. Ang unang bahagi ay sinabi pong ikinagagalak. Para bagang taliwas, ano? Na ikaw ay nalulungkot, ikaw ay bagabag, ikaw ay maraming suliranin, problemado, may sakit, merong mga bayarin, may mga pagkakautang. Ay sinasabi po ritong totoong ikinagagalak. At ang sabi ito ay sandaling panahon lang. At kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Totoo mga kapatid, ako po ay naging pastor sa Occidental Mindoro. Iyan ang tanong ng isang kapatid pastor. Bakit? Kung kailan ako nagtatapat, siya namang pagdating na matitinding pagsubok. At hindi lamang po isa, dalawa pa, tatlo pa. Totoo yan mga kapatid. Ang pagsubok ay mulit-muli na dumarating sa atin at
wala pong exempted sa bagay na ito. Sa talatang 7, ang sabi po, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Jesucristo. Sa paborito kong mga talata ito, mga kapatid, pag ang pinatalakay ay mga pagsubok. Kaya nga po sa ating pasimula ay isang katanungan na ikaw ba'y nakaranas o ikaw ba'y hindi nagtataka na meron ba talagang layunin po ang mga pagsubok? Kayo at ako ay talaga pong nakakaranas ng mga pagsubok. Wala pong isa na magsasabing, pastor, ako'y kailanman hindi po ako nakaranas ng pagsubok. Parang ang hirap pong ipaniwalaan na kayo hindi nakaranas. Pero ang tanong, meron ba talagang layunin? Pagka ikaw ba'y nakaranas ng kahirapan, ng mga kalungkutan, kasakitan, at sa iyong pag-iisa, lalo na pag ikay naging positive sa COVID, at sinasabi nila, ay naroon ilalagay ka sa facility, sa isolation ward, o kayo sa ospital, na hindi mo kasama ang iyong pamilya, katapos nag-iisa ka roon, dinadalaw ka lang marahil ng doktor o nurse, na paglapit siya ay parang isang astronaut. Suot ang mga helmet at PPE. At pag wala kang communication sa iyong pamilya, ano, mga kapatid, ang iyong iisipin? Kaya nga po, ngayong gabi, hayaan ninyong ibahagi ko na meron pong 5 mga pamamaraan kung papaanong yung ating mga nararanasang maaring paghihirap ay makakapanaguli ng ating pananampalataya. Bakit po ito'y pananaguli? Marami po sa mga Kristiyano, marahil kaanib ng ating iglesia, na pag dumating po ang mga pagsubok, ay nanghihina sila sa pananampalataya. Na pagka dumating ang mga unos ng kanilang buhay, ay sa halip na sila'y manatiling matibay, ay sila po'y nanghihina. At maaring sa halip na maging masigla, dumalo, mag-aral ng Biblia, sumangkot sa gawain, ay nariyan nagmumukmok sa isang tabi o sa isang sulok ng kanilang tahanan at tinasabing, bakit pa ako maglilingkod? Ay narito, napakatindi ang pagsubok na aking nararanasan. Mga kapatid, alam niyo ba na ang mga pagsubok ay nakakapanaguli ng inyong pananampalataya? Number one, narito po. Yan palang mga pagsubok, yan palang mga paghihirap, mga kapatid, ay nakakatulong sa atin na lalo pang tumungong malalim. Ano? Go deeper. Suffering helps us go deeper. Bakit po? Inyo bang naalala nung kayo'y nakaranas ng mga pagsubok sa buhay? Di ba nga, mga kapatid, sa mga panahong iyon, ay ginagawa mo na ang lahat ng iyong makakaya. Subalit, mga kapatid, ang mga pagsubok ay sa lahat ng ating ginagawang paraan ay nabibigo tayo at kanino tayo ibinabalik o itinuturo. Alam nyo, ang sabi, suffering points us back to Him. Yung palang mga paghihirap na ating nararanasan, mga kapatid, itinuturo tayo pabalik kay Jesus. Kaya nga, kung positive lamang nating tinitingnan ang ating mga nararanasan, mga kapatid, ang mga pagsubok ay lalong nagpapalalim ng iyong pagtitiwala at
pananampalataya sa ating Panginoon. Ang ikalawa, mga kapatid, suffering makes us re-evaluate what's important. Ang binabanggit po nito, mga kapatid, ay kung paano ating tinitimbang ang ating mga priorities. Bawat isa sa atin ay meron pong mga mahalagang pinagkakaabalahan. Maaring sa iyo, ang iyong profesyon, kung ikaw ay guro, doctor or nurse, engineer, o ano paman. O kaya ikaw ay isang businessman o businesswoman. O kaya ikaw ay isang magulang na mayroong mga anak na inaalagaan. Bawat isa, o ikaw ay isang estudyante, ang priority mo ay pag-aaral, mga kapatid. Kaya nga, pag dumating po ang mga pagsubok, dito po, merong layunin ito na kung saan may panahon tayong nakakapagmuni-muni at atin pong iniisip na kung ano baga ang ating mga prioridad sa buhay. Alam niyo, mga kapatid, tayo, di baga, pagka tayo ay nasa kasiglahan, nasa mabuting kalusugan, malimit po ang priority natin ay ang ating mga personal na buhay. Aminin natin sa hindi. Pero alam nyo, pag dumating na po ang mga kasakitan, karamdaman, pagkawala ng iyong hanap buhay, pagkawala ng iyong mahal sa buhay, at sari-sari mga pagsubok ang dumating, nariyan po yung ikaw ay nagmumuni-muni, iniisip mo, napaglingkuran ko ba ang Panginoon o naging makasarili ako at inuna ko ang aking buhay. Sabi po sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Ang pangatlo, mga kapatid, na layunin kung bakit may mga pagsubok. Jesus remind or can remind us of who He is through our suffering. Hindi ko po alam kung ilan sa atin na masayang-masaya pag may mga problema. Hindi ko alam kayo tuwan-tuwa pag may mga pagsubok. Pero talaga pong suffering is uncomfortable. Talaga pong hindi po nasisiyahan ang tao pag meron pong mga pagsubok, may mga kahirapan. Pero alam niyo po ba, bagaman uncomfortable ang mga suffering o mga pagsubok, ito pala ay hindi po nakakapagpigil na si Jesus ay patuloy na gumawa sa atin. Kaya nga, anuman ang hirap na ating naranasan, si Jesus ay nasa iyo. Jesus is there. Ang kanyang katapatan, mga kapatid, ay hindi natatapos. At siya po ay kaya niyang ipagkaloob ang mga layunin sa bawat sitwasyon. Kaya nga, bagaman tayo maaring umiiyak, lumuluha, anuman ang ating mga iniisip, mga kapatid, sa panahon meron tayong mga suliranin sa buhay, si Jesus po ay laging nariyan. Hindi po niya tayo iniiwan at pinababayaan tulad ng iba. Kaya nga po, sa panahon na meron tayong mga pagsubok, talaga, mga kapatid, ang sabi, doon natin maaalala kung sino si Jesus sa ating buhay. Kaya nga, mga kapatid, talagang itong ating tinatalakay ngayon ay nagbabanggit sa atin na ang ating Panginoon ay siya po ay great provider. Alam nyo, nung kami nagkasakit, ang aming pamilya, nakatuwa, ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Gumamit sa mga kapatiran, mga kaibigan, na ipagkaloob ang mga pagpapala
marating dito sa tahanan at maging kayo ay nakaranas din ganyang mga karanasan. At naalala ko ano, si Elijah nung siya ay nagtago doon sa likod o sa batis, sabing batis. Wala na po siyang pagkain pero hinahatiran siya ng ibon, ng raven. Ganyan po kamakapangyarihan ng ating Panginoon, mga kapatid. Sa panahon na tayo ay may mga pagsubok sa buhay, ang Panginoon po'y karamay po natin. Okay, kaya ang pang-apat na purpose kung bakit may mga suffering sa ating buhay. Jesus can take our suffering and make it beautiful. Ang ganda nito, mga kapatid. Kung ating titingnan ang paghihirap, wala pong mabuti sa paghihirap. Paano masasabi mo na ang paghihirap ay maganda? Katulad po yan ng nakaraang bagyo. Ano? Bagyong Maring ba yun? Pwede ko nagkakamali. Ang Bagyong Maring ay sumalanta sa bandang norte ng ating bansa. At napakatindi ang naging pinsala, mga kapatid. May pagbaha, may landslide, may mga nalunod sa ilog at talaga namang ang dami po ang mga kabuhayan, ang mga pananim ay talagang totoo pong nasira, mga kapatid. Paanong sabihin mo may maganda ba sa bagyo? May maganda ba sa lindol? May maganda ba sa pagputok ng bulkan? May maganda ba sa pandemya, mga kapatid? Pero alam nyo, gaano man kasamang tingnan ang mga pagsubok, ang ating Panginoong Hesus ay kaya niyang kunin yan. Can take our suffering and make it beautiful. Bakit po? Naalala niyo ba ang ating Panginoong Hesus ay ipinako sa krus? Hindi po dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil sa ating kasalanan. Kung titingnan po natin yung krus, wala pong maganda o mabuting larawan ang krus. Ang krus po sa panahong iyon ay para lamang sa mga mamamatay tao, sa mga kriminal. At yung ikaw po doon ay ipako sa krus. Ang tawag po niyan ay public shaming. Ipinapahiya sa madla at ipinapakita na kaya ipinako ay huwag niyong tularan sapagkat yan ay masamang tao. Pero mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, bagaman ang krus ay hindi maganda, si Hesus po ay hindi po inalis o hindi siya umalis doon sa krus na yon. Bakit po? Sapagkat sa gayumparaan, ang kanyang pagkapako, ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagkabuhay na muli ay ginawa po niyang maganda ang krus na kanyang pinasan. Hindi bagat ito'y napakagandang balita, mga kapatid, na sa kabila ng ating mga karanasan, gaano man kasama, gaano man kapangit ang iyong pinagdadaanan, mga kapatid, Jesus can do it all for you. Yes, Jesus can do it all for you, mga kapatid. At ang mga pagsubok na dinaan ay kaya niyang kunin. Kaya nga ang panalangin natin, Lord, kasi yung iba pag nanalangin, Lord, kunin mo itong pagsubok na ito, hindi ko po kaya. Ang maganda palang panalangin, mga kapatid at mga kaibigan, Lord, salamat po sa mga pagsubok. Lalo po akong tumitibay, lalong lumalakas ang aking pananampalataya, Lord. Panginoon, salamat. At salamat na hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Sa panahong tayo may mga pagsubok, tayo'y kalong-kalong sa kanyang mga kamay o bisig. At ang pagsubok na yan, pagkatapos, ang sabi ngay, pagkatapos ng bagyo, pagkatapos ng unos, mga kapatid, nakikita natin na sumisikat ang haring araw at nagiging maganda muli ang araw. Ang
panghuli, mga kapatid, na layunin sa mga pagsubok na ating nararanasan, suffering can produce endurance. Alam nyo, isa sa katangian ng isang atleta ay kailangan po yung endurance. Yung pagiging matatag, matibay. Kaya kung halimbawa ikaw ay atletang tumatakbo, ano, yung marathon o runner, aba, ay talaga pong kailangan kang magsanay at hindi lamang po pagsasanay, matinding pagsasanay. Yung kagaya ni Hidilin o Hidilin Diaz, aba, matindi po ang pagsasanay ng pagbubuhat ng ano, weightlifting. Yung mga boxer, ano, yung mga marathon runner, maaari pong isang kilometro, sunod, dalawang kilometro, hanggang kaya na niya. Kung yan man ay 13 o 15 kilometro. At kaya po niyang tiisin ang anumang hirap, pagod, pawis, maaaring ang kanyang mga paipaltos, matinding init, nariyan ang talagang sakit ng katawan. Ganyan, mga kapatid. Kaya nga, ang suffering talaga nagpuproduce ng endurance. Katulad natin, mga kapatid, kaya salamat sa mga pagsubok. Meron tayong awit na, and I thank you, Lord, for the trials that comes my way. Bakit po? Sa mga pagsubok na ngayon, tumitibay tayo. Lalo tayong nagiging masigla sa panampalataya, lalo tayong kumakapit sa kamay ng ating mahal na Panginoon. O mga kapatid, kumusta kayo nitong taong ito ng pandemya? Ang iba sa atin marahil ay gusto nang bumitaw sa panampalataya. Ang iba marahil ay kung ano nang iniisip. Kapatid, huwag maggunos dili ka. Huwag kang bumitiw sa pananampalataya. Huwag kang umalis sa piling ng Diyos. Sa panahon ng mga pagsubok na iyong nararanasan ngayon, kaibigan at kapatid ko, tinitiyak ko sa iyo, ang Panginoon ay kasama mo. Kaya ang awit, yung if He will carry the weight of the world upon His shoulder. Wala pong mga pagsubok na hindi kaya ng Diyos. Kapatid, ang kailangan lamang ay magtiwala tayo sa ating mahal na Panginoon. Kaibigan, kapatid ko, kumusta ka? Ikaw ngayon na nakaranas ng mga pagsubok, kahirapan sa buhay, suko ka na ba? Hands up ka na ba? Give up ka na ba? Tandaan mo ang ating mga pinag-aralan ngayong gabi. Una, ang suffering po ay tumutulong upang mapalalim ang ating pananampalataya. Ikalawa, ito po ay tumutulong upang ma-evaluate ang ating mga priorities o important. Number three, si Jesus ay itong nagpapaalala sa atin kung sino siya sa panahon na may mga pagsubok tayo. Hindi niya tayo iniiwan. At ikaapat, mga kapatid, si Jesus ay kaya niya sapagkat nalampasan na niya lahat po ng mga pagsubok nung sinerto. Even Jesus Christ himself ay hindi po naging exempted sa mga pagsubok na ito. At sa kabila ng kanyang naranasan, ginagawa po niyang maganda ang kinalalabasan. At ang panghuli, ang suffering ay nagpuproduce po ng endurance. Kaya nga, ang sabi sa aklat ng Mateo 24, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Mga kapatid, nawa tayo patuloy sa pagtitiis. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang pandemyang ito. Hindi ko alam kung ito'y pansamantala lamang na pagluha. Pero hopefully, mga kapatid, sa mga pagluwag na ito'y natuto tayo sa karanasan natin sa buhay. At itong mga pagsubok na ating naranasan ngayon ay mga patikim pa lamang. Daranas pa po tayo ng mas matitinding mga pagsubok sa ating buhay.
Kaya sa akin pong pagtatapos, ang sabi, it's time we walk through something hard, we can continue to build upon what He has already started in us, and we continue to grow stronger. This builds endurance as we're learning to rely on Jesus. Yan po. Sa panahon ng mga may pagsubok, natututo tayong magtiwala kay Jesus kaysa magtiwala sa ating sarili at sa ating kapwa. We continue to let Him mold and shape us into stronger versions of ourselves. Walang mga pagsubok na yun, mga kapatid, ay tayo'y minomold, sinishape into Christ-like character. Sabi pa, your suffering, my suffering can have purpose. Ang mga pagsubok na ating naranasan, mga kapatid, totoo po, meron po yung layunin kung bakit ibinibigay ng Diyos sa atin. Marahil meron siyang mga mensahe sa atin na gusto niya tayong matuto pagkatapos ng mga pagsubok. It can lead to a deepening of your faith and bring about a renewal in your relationship with Jesus. But first, we have to choose to let Jesus work through the hardships we face. Hayaan natin na si Jesus po ang gumawa sa panahon nang meron tayong mga pinagdadaanan at hindi po tayo ang gumagawa ng mga kaparaanan. At ang sabi, He can take what we have experienced and use it for good. Good that can. If, ito po ang kondisyon mga kapatid, kasi may if we let it, kung atin lamang hahayaan, it will lead to a richer relationship with Him. Yung palang mga pagsubok ay lalo pong inaakay tayo sa mas mayaman, mayabong, at malalim na pakikipag-ugnay sa ating mahal na Panginoon. Sa pagtatapos, mga kapatid, nais kong i-share ang aklat ng Santiago 1:12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso o mga pagsubok, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Ako po'y dumadalangin, mga kapatid, na nawa datnan tayo ng Panginoon na nasa pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na ating naranasan, patuloy tayong nagtitiwala sa ating Panginoon at nasa loob ng kanyang tunay na iglesia. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon ngayong gabi. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Para po sa ating pagtatapos, atin pong buksan ang ating awit sa pagsamba sa may bilang 188, Ako'y sa iyo, Panginoong Mahal. Tayo po lahat ay tumayo. Ng Diyos, salamat po sa mga pagsubok. Ito pala ay mayroong mga layunin upang lalo po kaming maging malapit at may ugnayan sa inyo. Ito'y nagpapatibay ng aming mga pananampalataya. At lalo po, Panginoon, na-appreciate namin na kayo ay kasama namin sa panahong may mga pagsubok kami. Panginoon, tulungan po na patuloy kaming magtiwala at huwag magtiwala sa aming sarili kundi sa aming Panginoon lamang. Panginoon, nawa po ang bawat sa amin ay maging matibay, maging matatag sa mga pagsubok na aming nararanasan at mararanasan pa. Higit sa lahat, kami po nawa ay maging matiisin at hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon, kami po nawa ay mahanda na sumalubong sa inyo. Salamat po sa katiyakan na inyo na pong tinugon ang aming dalangin
sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.